Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po? Hello po. Hello po. Magandang araw naman po. Inisita po natin guys si Nanay Derly ngayon kasi ano na po, last chemo nyo na po, Nanay. Last chemo na ko na po. Lumabas po ako kasi tinitingnan ko yung bahay ko, nasusunog na ako. Kailan? Kanina lang. Oh, ito. Oh, yan kanina lang. Buti hindi ho umano dito sa taas. Oo, mabuti yung yung kurtina diyan nasunog. Ah, nasunog yung kurtina. Hinati ko na lang doon. Bakit, sino po ang naglagay diyan ng apoy? Hindi ko yun alam kasi ako diyan sa nagtapong. Ah, nagsunog kayo ng mga Dahon. Bakit na tumapon doon? Hindi namin alam. Oo, buti. Nataka nga ako, bakit na... Ayan guys, nabutas tuloy yung plywood. Nabutas yan. Nandiyan pa man din yung tulugan mo, di ba? Oo, nandiyan yan. Yung katri ko na muntik na. Masunog. Buti napansin mo. Napansin ko nga, opo. Lumalaki na ang diyan apoy. Dapat pag nagsusunog kayo doon man banda. Kasi pag dito medyo malapit sa bahay mo. Hindi na nga ako magsusunog na Huwag na muna. Ayan. Hindi na ako magsusunog. Oo, so kumain na kayo. Tapos na po. Anong tanghalian ni Nanay Derly? Kanin tapos utan na karubasa. Kalabasa. Kalabasa, opo. Ano yung luto mo? Yung talagang kulo lang? Yung rice. Walang walang gata? Wala. Parang pinapakuloan. Pinapakuloan lang, opo. Mamaya yung tanim ko na sitaw, ang iuulam ko. Magkukuha ako. Opo, ayan. At least meron kayong nakukuha ang mga gulay-gulay dito. Ayan guys, Meron akong mga gulay tanim dito. Dyan. Oh, masipag si Nanay Derly magtanim-tanim. Opo, nandiyan na nga may nagtanim ako na naman kahapon. Hindi, tatlong araw na 'yon. Ano 'yung mga kangkong? Kangkong, may sitaw din 'yan, may kahoy. Ang agitway ko, sarot na. Yan lang ang aking inaano. Nagtataka nga ako ngayong ikalimang chemo ko. Hindi pa 'yung yung panlasa ko, hindi pa mabuti. Pero pinipilit kong kumain. Nagtataka ako ngayon yung panglimang chemo ko. Kailan po kayo na chemo nung panglima? Yung August 19 na yata ako. 17 noon kasi yung swab ko na naman 19 na ako na yata na chemo. Opo, 19. So kumusta naman po, anong sabi ng doktor? May pagbabago po ba sa sa tumor niya? Meron naman. Opo, 3 cm na lang yung ko. Kasi bago ako kimuhin, yung laboratory nila ako, yan, nalalaman ko kasi may papel ako dyan na comment nila, yung sinusulatan nila, dinadala ko dito, galing ako dyan sa Tacloban paglalabas ko. Nababasa ko naman yun, may mga comments sila doon na nababasa ko. May pagbabago naman. May improvement naman. Noon, yung yung bukol, 3.4 cm. Ngayon, 3 cm na lang. Kumbaga, lumiliit siya. Lumiliit siya. Nararamdaman ko. Ito, hindi na talaga palagi na lang namamanhod. Namamanhid palagi na lang ito naman. Kaya nga, bumili ako ng ganyang sipit kasi parang namamassage. Oo, namamassage siya. Palagi yan mabanhid. Ngayon tapos, lang yan, itong panglimang chemo ko. Noon hindi man yun. Sabi ko sa sarili ko, bakit kaya? Sabi ko, panglima na tong chemo ko, may yung panlasa ko din, hindi, parang yung ko dyan, sa yung dila ko, parang mayroon ko pang na ayaw kong makakain. Oo, di ba na po, ilang linggo na? Oo, August 19 kayo ilang linggo na nga, chemo. Kaya nga, nagtataka ako, ewan ko. Oh, so na ngayon, September 3, dalawang linggo na mahigit. Opo, kaya yun, nagtataka nga ako, bakit nagkakagano. Kasi yung previous mo, di ba isang linggo lang, naging normal na yung panlasa mo. Nagiging normal yun, wala na akong inaano sa katawang ko. Hindi ganito rin yung buho ko. Natanggal naman siya. Wala na yun. Pag nag ako sa sex, baka kasi yung mga
Yung mga katulad sa akin na kinikim mo, wala na talaga sa 6K mo. Nauubos sila. Nakukuha ito, nauubos yan. Oo. Opo, nauubos yan. Dahil sa gamot, no? Dahil lang sa gamot, opo. Mm. Sabi ng doktor, pagkatapos ko na ko daw ng 6K mo, isi-test kan daw ako ulit. Pagka ano, para makita doon na wala na talagang bukol. Mm. Opo. Yan naman talaga ang ginagawa pagkatapos ng 6K mo, yung pares din yung mga yung kapare sa akin doon, sinesetes ka nila. Tapos sabi yun ng doktor ko, may bayad daw, 10, magtitinki daw yun, sabi ng doktor. 10,000 yung CT scan. Ako, pinaghahanda. Mm-hmm. Sabi ng doktor, maghanda daw ako. Hindi po ba tayo pwedeng makahingi dito sa LGU, sa hospital? Aywan ko kung makaano. Wala tayong CT scan dito, no? Wala yata. Sa Tacloban lang. Itrinay ko to bago ako pumunta sa Tacloban. Naghanap kami ng dialysis lang dito. Dialysis lang. Wala sila yung walang mga ganun. Walang chemo dito. Mm-hmm. Kaya nga, nagpunta ako sa Tacloban. Kaya doon ako nagpa-chemo. Lumalaban yung katawan mo. Opo. Lumalaban. Kailan po yung last chemo nyo? Ngayong September 9. Malapit na. Opo, pupunta ako. Opo. Mm. Kaya ngayong Lunes, pupunta na ako tinawagan ako ng doon sa RHU. Pupunta ako sa Lunes ng umaga daw ako iswaswab. Pupunta ako sa provincial para magpapa-schedule ako ng laboratory. Mm. Kaya kinukunan ako ng dugo dito, pang-laboratory ko sa IHI, sa dugo 'yun. Yung mga sinasabi na potassium, calcium, basta kinukunan ako na ng dugo para pag doon na ako sa VRMC, hindi na ako maglaboratory doon, agad na ako ina-admit. At least isa na lang ito, no? Opo, isa na. Tsaka, lang sa awa ng Panginoon, isa na lang nakayanan mo. Opo. Bali, 6 na chemo pala yun, no? 6 na, opo, 6 yung chemo. Tapos, 6 session. 6 na balik sa hospital. Nilabanan ko naman sa awa ng Panginoon sa labanan ko. Mm. Sabi lang yun ng mga anak ko, sige mama, lumaban ka, ganyan lang yan daw, sabi ng mga anak ko. Pang-anim na, labanan mo yan. Mm. Sabi ko, lalabanan ko to. Kunting tiis na lang at patuloy ang pagpe-pray. Okay, yan na lang ang ginagawa ko, nag-pray-pray. Mm. Sa paggising ko sa umaga at sa bago ako matulog, nag-pray-pray ako na sana tulungan ako ng ating poong may kapal, na sana mawala na itong bukol ko. Tama. Opo, yan at na. At saka ano, Nanay Deli, pag-pray mo kay Mama Mary kasi birthday opo, na sa September 8. Opo, yan na. Opo, birthday sa September 8 kay Mama Mary. Opo. Fiesta po sa atin. Dito yan sa ang Borongga. Fiesta natin. So, kumusta? Maghahanda kayo? Sabi ng mga anak ko, dito lang, wala naman ngayong walang hindi gatherings. Naman yan. Opo. Walang kasi bisita. Magla-lockdown tayo ngayong September 6 yata. Opo, kaya yan. Walang masyadong yung pamilya lang. Ito po yung mga request sa inyo. Ito ang request ko sa laboratory. Yan, laboratory ako yan. Para na to sa sa 6K mo ko yan, para na yan sa 6K mo ko. Opo, yan. Kung sa labas ka may bayad yan, pero sa sa provincial hospital walang bayad yan kasi lalapit ako sa malasakit. Wala yang bayad. Nakakaano kayo? Nakakahingi ako ng sa malasakit. Opo, natutulungan ako sa provincial hospital 'yon. Maganda, at least wala na pong gastos. Wala na pa, opo, wala yang gastos. Ang inaano lang natin ngayon yung sa mo, yung opo. Sa pagpapa CT scan. Opo. Ayan, tapos ito, yung mga ko 'yan, yung medisina ko, reseta 'yan. Ito yung yan mga ang opo, iniinom ko 'yan. Galing po sa Eastern Visayas Medical Center. Tapos ito yung mga results mo nung kinimo ka. Opo, yan ang result ko. Yan na, tingnan mo. Yan, 19 yung ko. Oo, 19. August 19 ka na kinimo. Ayan, so ano na siya? August 19 3 centimeter. 3 centimeter na lang. Ayan.
at least ano siya, no? Malaking pagbabago to. Kailangan malaki lang, na yan talaga. Sundin lang yung ano, yung payo ng doktor. At mag-ano kayo, yung may sinasabi sila na mas effective daw yung magpa-fasting. Yung hindi ka kakain ng mga matatamis, mga prutas, more on mga gulay lang at saka yung mga guyabano juice, mga malunggay, yun yung gagawin mong tubig. Kumbaga limit yung mga matatamis kasi yung ganun daw, yung pagkain ng mga ganun, natitrigger. So, kumbaga ang cancer daw kasi ang kanilang pagkain yung mga sweet. Oo, sabi nila yun. Kaya iwas muna sa mga matatamis. Masasarap sa matatamis. Dapat ano lang, yung blanch mo lang yung gulay, walang asin, yung papakuluan mo lang. Nilalagyan ko yan ng lang. Asin. Nilalagyan mo. Nilalagyan ko yan. Pwede siguro konti lang, no? Oo, konti lang. Just na pre-prevent po yung karamdaman na ganon. At mas mainam pa rin talaga yung natural lang na pagkain. Yung walang madaming nilalagay sa pagluluto, no? Lalo na po sa inyo kasi bawal na po kayo sa mga ganyan. Ayan. At ito po yung admission mo. Yan, yan. Opo, yan. Inaano ko yan. Binibigay pag pupunta ko sa BRMC. Binibigay ko yan sa kanila. Opo. At least nakakalibre tayo sa chemo, no? Libre pala yung mga chemo. Libre yun. Pag may ano, medisina, talaga, libre yun. Ang kailangan lang. Eh, hindi, bumili lang kami ng hose. Wala na naman hose. Wala kayong pinayaran ngayon, ng uli. Ngayong PEP chemo? Opo. Wala. Binili, bumili lang kami ng hose sa, ano, sa simple. Yun yung may gastos at saka yung allowance na yung pagkain. Opo, yan lang at yun. Pamasahe. Pamasahe. Oo, maganda din yung programa ng ating gobyerno. Basta ano lang, masumikap ka lang, mapamaraan lumapit sa mga ahensyang handang tumulong sa mga kagaya ng karamdaman nyo nanay, no? Opo, kaya ina-advise ko din guys kay Ate Mari na ganun. Bukod dun sa pagpa-fasting, kailangan niyang makiusap or lumapit sa mga pwedeng tumulong sa kanya ng mga ahensya ng gobyerno. Maraming salamat po sa inyo, Sir Pone, sa ano, sa tulong nyo. Kaya ito, makakapagpagamot na ulit ako dahil sa inyong tulong. Maraming salamat po. Opo, pinagpipray po namin yung kalusugan nyo na sana sa next na pagbalik po natin, ayan, magaling na po si Ate Derly. Dahil matatag at ano siya guys, makikita po natin kay Ate Derly na hindi siya pinanghihinaan. Talagang, kaya lang yun. kasi pag-iisipin natin guys yung ating karamdaman, mas lalo tayong ma-stress. Magkakaroon ng komplikasyon, kung ano-ano pa yung mangyayari. Kaya mas mainam, laban lang at manalig sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon. Opo, ayan. At dahil dyan, meron po tayo mga sponsor guys na naghandog ng pagmamahal para po kay Nanay Derly. Ayan po. Para makadagdag po ito nanay sa mga gagamitin mo papunta sa Tacloban. Salamat po. Meron na po akong panggastos na gagamitin ko sa last chemo ko. Meron pong pinapabigay dito si Bricks Laptop Repair Apita. Ayan, kabatch ko po siya guys. Napakabait na ating kababayan. Meron siyang pinapaabot dito sa'yo na 1,000. Salamat po. Ayan. Itong isa naman po, galing po kay Myrna Finn. Bali, 1,250 po ito. Naway makadagdag sa mga pagkain o kung ano pa po yung kakailanganin niyo nanay, no? Po, salamat ayan. Po. Ayan guys, nakapaghandog naman po tayo ng pagmamahal para po sa pagpapagamot ni Ate Derly. Laban lang nanay, no? Opo, laban lang. Kaya mo yan. Lagaya ko to, lalabanan ko to. At nandito po kami para i-lift up kayo at ipag-pray sa ating Panginoong Diyos, no? Opo, salamat po, Sir Pone. Salamat sa mga sponsor. Salamat. Maraming salamat. Thank you so much po kay Tita Myrna Finn at saka po kay Bricks Laptop Repair Apita sa handog niyo pong pagmamahal para kay Ate Derly at sa lahat po ng mga sponsors na patuloy po nagbibigay pag-asa at ngiti sa ating mga kababayang napapasyalan. Maraming salamat po. At hanggang sa susunod na update po para sa pagpapagaling ni Ate Derly, ingat po tayo palagi! Bye-bye! Ayan, magaling bye-bye. Na si nanay sa susunod. Oh, salamat. Maraming salamat po.
mga sponsor.